Ayan, welcome again sa aking channel. For now, ang content natin ay ang menstrual cycle. Pag-usapan natin ang siklo ng pagre-regla or menstrual cycle. For this content, pag-usapan natin ang menstrual cycle o ang siklo ng pagre-regla. Ang ating source is again from Department of Health. Ito yon. Ito yung ginagamit ng mga health center na guide from Department of Health. Ito naman, galing naman ito sa UNICEF na isinalin ng Department of Health sa sariling wika natin na Tagalog. So yan. Naka-translate ito sa wikang Tagalog. Ang siklo ng pagre-regla, meron siyang 4 phases. Ang unang phase, ito bago mag-ovulation or before ovulation. Pangalawa, yung ovulation process. Pangatlo, matapos ang ovulation. At pang-apat, ito na yung pagre-regla. So ayan, iisa-isahin natin itong 4 phases na ito, itong 4 na ito. Ang lalalim ng mga Tagalog dito. So, ayun, maintindihan natin ito. Ano nga ba yung age na sinasabi natin na ng menarche? Diba, sa mga babae, kung kailan mag-start ang regla. Sinasabi nila na between 11 years old to 14 years old, nag-i-start ang menstruation ng babae or menarche sa English. Yun yung term natin sa medical. So ayan, ang regular menstrual cycle natin is between 28 to 29 days apart. Bibilangin natin yung unang araw ng ating regla hanggang sa susunod na unang araw ng ating regla. So yun yung gaano katagal tayo magkaroon bago magkaroon ulit ng regla. Ako dati nang hindi pa ako nanganganak, ang usual ko is 29 to 31 days. So dapat, or mas maganda po na binibilang iyan ng mga babae. Mas maganda yan na alam natin yan. Kumbaga is OP yan sa ating mga babae. Lalo na kapag nagpapacheck up. Kasi kailangan talaga yan. Tinatanong yan. Dahil delikado na mabigyan tayo ng mga gamot kung nagdadalang tao or muntis pala tayo. Di pwede na mabigyan ng basta-basta ng gamot ang isang babae kung buntis. Kasi delikado kay baby yung mga karamihang gamot na binibigay. So ano nga ba ang menstruation? Ang menstruation is an elimination process of the thickened lining of our uterus. Yung mga thickened lining na ng uterus natin, usually sa endometrium yan. Yan, ini-eliminate yan ng ating katawan through vagina sa pamamagitan ng menstruation. So makikita natin na yung menstruation natin, it contains blood, unang-una, syempre dugo. Meron yan mga cells from the lining doon sa endometrium natin. And meron din yan mga mucus. Diba, pagpatapos na yung regla, meron mga parang sipon-sipon na lumalabas. And prior to menstruation, ganun din yung sign natin. Merong mga sipon-sipon na lumalabas. So kapag ang isang babae ay neregla na, 11 years old man yan, 12 years old, 13, or gaano man yan kabata, kapag neregla na, isa na yung sign na ang babae ay pupwede nang mabuntis. Ayan. Sinasabi dito, ang siklo ng pagre-regla ay hudyat na nga na maaari nang magbuntis ang babae. So
So, buwan-buwan kapag dumadating yung ating menstruation, ang ovaryo natin ay gumagawa ng mga hinog na itlog. Dumadaloy sa fallopian tubes or yung tinatawag na anurang itlog. Yun yun. Pagkatapos na dumaan yan dyan sa anurang itlog, pupunta yan sa matres o yung tinatawag natin na uterus or bahay bata. So kapag walang pagsasanib o walang punlay ng sperm ng lalaki, walang mabubuong pagbubuntis. Kapag walang nabuo, walang pagbubuntis, magkakaroon ng regla. Yun na yung menstruation. So, dito na tayo sa second phase, yung bago mag-ovulation or bago mag-ovulation. So, sa tuwing nagre-regla tayo, may mga butlig or meron na mga follicle sa loob ng ating uterus na nagpo-produce ng hormone na tinatawag natin estrogen and progesterone. So, yung mga hormone natin, yung estrogen at yung progesterone, yan yung nagpapakapal sa sapin lining, ibig sabihin. Yung sapin na yon in English, lining ng endometrium. Yun yung nagpapakapal, yung hormones na yon. At siyang dahilan, kaya nagpaparami yung dugo natin kapag nireregla tayo. Yan. Ang pagkapal pala daw ng sapin or ng lining ay inihahanda na tayo para sa pagsasanib ng itlog at ng punlay or yung sperm. Yung itlog na tinatawag natin, yun yung egg cells na nilalabas ng babae at yung punlay, sperm ng lalaki. The third phase, dito na nangyayari yung ovulation or yung ovulation. Usually, kung i-observe natin, ideally, sinasabi na after the first day of our mens, ika-12 days mangyayari ang ovulation process. So, ano ang nangyayari kapag mayroon ng ovulation phase? Pag nandito na tayo sa ovulation, syempre, maglalabas na ng hinog na itlog or egg cell ang ating ovaryo. Pag naglabas na ng egg cell, alam na natin yan, delikado. Yan, dadaan na yung itlog na yan sa fallopian tube. Tapos kapag mayroong nangyaring pagtatalik, ayan, sakto. Pag nasaktuhan yan, yung punlay at saka si itlog nag-meet, yan, pwede na tayo mabuntis. Yan, kung may mga punlay na nga, tapos nagsanib yan, fertilisa or na-fertilize ng punlay ang itlog. Yan. Anong mangyayari? Mabubuo na si baby. Fourth phase, yung luteal phase sa English na tinatawag. Sa Tagalog, ito yung pagkatapos ng ovulation na phase. So dito, ang sapin ng matris natin ay patuloy na kumakapal ang lining. At patuloy na naglalabas ng masustansyang bagay, nagsisilbing pagkain o nutrisyon bilang paghahanda sa maaaring mangyari pagbubuntis. So, kung hindi nasaniban ng punlay itong ating hinog na itlog, yan, patuloy na gagawa ang ovaryo ng mga hinog na itlog, patuloy na kakapal ang sapin ng matris, yan, buwan-buwan merong regla na tinatawag. So, ayan, kapag hindi nasaniban ng punlay ang itlog, ang sapin ng matres ay patuloy nga na kakapal at maglalagas. Ito yung tinatawag natin na regla. Yan nga, dumadaloy doon yung dugo, yung cells na nanggagaling doon sa lining ng endometrium. Tapos meron din mga mucus. Ito yung regla na tinatawag natin. So, habang may regla, yung ibang sapin ay nalalagas, pero meron ding naiiwan. Ito yung bagong malalagas ulit ng mga lining or ng mga sapin. Tapos, pagkatapos ng regla, ayan, umpisa na naman ng siklo. Ayan na naman yung unang siklo natin bago mag-ovulation, ovulation, yan. Tapos, pagkatapos ng ovulation, and then,
yung regla na, yung pagre-regla. Ayan, paulit-ulit lang yung cycle na yan hanggat hindi na bubuntis. So, ano yung mga premenstrual syndrome natin na mga nakaramdaman? Ayan, madami tayo niyan. Kapag padating na yung regla natin or kapag meron na tayong regla, ang dami nating nararamdaman na ganyan. Unang-una, mood swings. Pangalawa, yung pagkatakam ng mga pagkain. Diba, naghahanap tayo niyan. Tapos yung iba, meron dysmenorrhea. Ako na personally, na-experience ko yan. Kapag meron akong dysmenorrhea, ang iniinom ko lang is paracetamol. Every 6 hours yan. Kasi diba ang paracetamol, you can take it for pain or for fever. Dalawang purpose niyan. Kapag for fever, every 4 hours. Kapag for pain, every 6 hours. So yan. Ano pa ba yung mga PMS natin? Madami yan eh. Kanya-kanya tayo mga PMS na nararamdaman. Iba, fatigability. Yung iba, irritable talaga. Yung iba, may headache pa. So, ano pang pwedeng gawin kapag may dysmenorrhea? Ako, ang ginagawa ko, yung lukewarm water or hot compress. Kung ano yung tolerable sa'yo, ginagawa ko yan. Pinapatong ko yan sa aking pusod. Yung warm compress na yan. Hanggat masakit, naglalagay ako niyan. Together with the paracetamol, with the pain reliever, naglalagay ako ng warm compress kapag may dysmenorrhea. Hanggat mayroong pain, nandyan yung warm compress na yan. Yung iba, may experience na meron silang heavy bleeding kapag mayroong regla. Napakonsult po dapat yan kasi po pwede siyang mag-lead into anemia. Pwede po kayo maging anemic kasi, di ba, heavy bleeding. Naglalabas tayo ng maraming dugo tuwing nagre-regla. So, abnormal din po yun. Hindi namang, hindi dinadatna ng napakaraming buwan. So, abnormal yung kanyang menstrual cycle. Mas maganda rin po na ipa-check up yan. Kasi po pwedeng mayroon palang underlying cause. Diba, unang-unang sign ng amenorrhea, yun yung term ng, medical term ng absence ng regla, amenorrhea. Unang-unang sign nun, syempre buntis. Kung hindi ka nagre-regla po, pwedeng ikaw pala ay buntis. So, mas maganda magpa-check up. Pangalawa, po pwedeng may underlying problem. May underlying health condition na nagkakos ng amenorrhea. So, that's it for today. I'll end this video now and I'll see you again on my next content. Sana meron ulit kayo natutunan for this information drive ni Malenbangs. I'll see you again. Take care and stay safe. Bye!